sa video na to, maraming mga netizen ang naging bashers ni Sir Idol Rafi Tulfo. So for today's video, magbibigay ako ng reaction at komento tungkol sa trending issue ngayon about kay teacher na gustong ipatanggal na Idol Rafi Tulfo ang kanyang lisensya. Marami kasi mga guro na nagulat sa naging desisyon ng magulang ng bata at saka ni Idol Rafi Tulfo na gusto nilang ipatanggal yung lisensya. Na para bang sinasabi ng mga netizen na one-sided lang daw si Idol Rafi Tulfo. Kaya maraming nagalit sa kanya, maraming naging fashion si Idol Rafi Tulfo. Pero, panoorin niyo hanggang uli kasi may ibabalita akong maganda. So, ayun na nga, pinanood ko yung video na yon. Hindi naman siya kalakihan na problema, pero hindi ko alam kung bakit umabot pa kay Idol Rafi yung problema na yon. So, since si teacher nag-sorry naman kay magulang, pero yung inamin niya na mali siya, na sana hindi na niya ginawa yon, inamin niya yung mali niya. Pero yung parents kasi, ayaw nilang tanggapin yung sorry ni teacher. Ang gusto nila matanggal yung lisensya. Lahat tayo may karapatang mabigyan ng second chance. Since inamin naman niya yung pagkakamali niya, sana bigyan natin ng yung guro ng second chance, diba? Pero ewan ko kung bakit hindi nila mapatawad. Kasi sabi nga nila, diba, we deserve a second chance. So sa part ko naman, bilang magulang, kung hindi naman gano'n siguro kalakihan yung kasalanan ng teacher o hindi naman inano yung bata, hindi naman sinaktan or what, siguro, dapat bigyan natin siya ng pagkakataon, di ba, para alam niya nang sa susunod kung ano yung dapat gawin sa anak mo o no. So, saludo po ako sa mga teacher. Pero sa part ng magulang, naiintindihan ko naman sila kasi magulang din ako. Na para bang ayaw nilang napapahiya yung anak nila sa public. Nandun na tayo, ayaw nilang mapahiya yung anak nila. Pero deserve din ng teacher na mabigyan ng pagkakataon para maitama yung maling nagawa niya, di ba? So, bilang magulang, ako, gusto ko, yung anak ko, pag dinidisiplina na teacher, huwag lang siyang saktan physically, okay lang yun. Kasi doon din matututo yung bata. Pero hindi ko naman sinasabing pare-parehas tayo ng pananaw. So, pero may mga parents kasi na hindi ko sinasabing ano, lahat. May mga konsentidor, may mga magulang din na konting pitik lang sa anak, nagagalit agad, aawayin na yung teacher, pupunta na yun sa school para away-awayin yung teacher. So, sa part naman ng teacher, hindi natin alam kung gaano kahirap mag-handle ng maraming bata. Compare na lang natin sa bahay. Kung ang anak mo, apat, dalawa, nahihirapan na tayong i-handle sila, di ba po? Paano na lang yung teacher kung ilan yung batang i-handle nila? Nasasakit din yung ulo nila, kagaya ng mga magulang, di ba? So, kung hindi naman kalakihan yung problema siguro, pag-usapan na lang mabuti. Pag-usapan ng mahinahon para sa susunod, alam na natin yung dapat gawin at hindi. So, nagpunta ako sa channel ni Idol Rafi kanina. Meron siyang apology doon na sinasabing tao lang daw siya. Hindi siya perpekto, nagkakamali din. So, sa mga nagbabash na one-sided lang siya, pasalamat tayo kasi pinakinggan niya yung mga inahin ng mga netizen at hindi na niya
tatanggalin ng lisensya ni teacher. So, tama naman siya. Hindi siya perpektong tao. Nagkakamali din siya. So, lahat tayo nagkakamali. Kaya dapat, pakinggan natin ang side ng isa't isa para malaman natin yung katotohanan. Hindi lang yung side ng isa. Diba? Tsaka, gusto kong i-share sa inyo, diba? Nung high school ako. Sa science, shoutout nga pala sa teacher ko ng science ng third year high school. Hindi ako nakasagot. Nung hindi ako nakasagot, pinatayo ako hanggang hindi matapos yung klase, Diyos ko. Siyempre, hiyang-hiya ang inyong likod. Hiyang-hiya din. Pero hindi ko, wala pa si Idol Raffy yata yun. Siguro pag nakilala ko si Idol Raffy. Hindi, joke lang. Hindi ko siya ipapatuto. Siyempre, doon ako natuto eh. Yung pagpapatayo ng teacher na yon, doon ako natuto na mag-review para, di ba, kinabukasan, alam mo na yung sumagot ng, ano, ng tamang sagot sa mga tanong. Yun. Gusto ko lang i-share na ako, magulang din ako. Yung anak ko, pag yan pinapagalitan, hinahayaan ko lang na pagalitan siya kasi gusto ko nga siyang matuto. Ayaw ko siyang i-spoil. Kasi hindi ko naman nilalahat ah. Yung mga bata na hindi masyadong napapagalitan, doon tumitigas ang ulo nila. Oo, sa totoo lang. Kaya pag yung anak ko nagkakamali, hinahayaan ko lang yung teacher na pagalitan siya or kung sino man ang magalit sa kanya, pagalitan siya. Huwag lang physical para hindi masakit sa dibdib, di ba? Kapunta may sa mga parent at tine-encounter ko hindi nga ako masaktan na diya anak na matiti sang kabasi ilungtan lang yung teacher at tinaganak na pamunto ni diya eskwela na panapinungtan tay teacher ron. Ako ko, datay mo't ka naganak, ako, nung kumamot, pakaisuruan ti anak tayo, haantay ko mga regato na, ayan, yung, ala, haantay magkapapagat ti pananaw ko nakman, para kanya katot no, ni teacher ko, ma, isuro na ni anak ko, kung tan natin anak ko, pakaisuruan na lakit di, pwede din nga masuron tayo, di namin. So, nga nag-gita yung hangkubot nga amot. Hindi ko naman linalahat. Una akong talagak ba't amot kilo ka naman. Nag-gita yung naganak nga kasyete pa may andat anak da. Kaadwana na iso nga tulong ti anak da na kasyay da. Sarete konsintidor da ko makasyay. Ngayong hangkubot nga ibaga nga amin kurak manan. Kaya... Awan, di gyan ang ti ma-share ko. Kasi nungan nga mautan ti anak payuhan, daan mo ti malida. Nauwan ti teacher ka sa nung payahan. Awanin ati anak nga di adalon, ano yung amin? Siyempre, opinion ko lang dito yung mga kakapsat. Padak nga naganak, opinion ko lang dito. But, adakan nga yung ano, kanyo kaya dito yung opinion ko, ayan. Siyempre, iko na dangaro dun, no, atakayat mo nga ibaga, ibagam lang, no, at ati makagura dan, no, dumgag da, dinasayaat, di ba, kakapsat. So, eto lang, tima ko na, sabi ko mata, datayo nga naganak, no, at ati problema, ti anak tayo nga, hamot nga kasi, kadakal nga problema, makisalit atay dinasayaat, dun natay, teacher, tap no, pag sa sarita anti nalapat ayan no akikinasurutan tayo ti pagsasaritaan di nasaya at launay ta pagsayaatan ti anak tayo di amin itan nga nalpas iti vlog ko kakapsat no adamo ti kayat yung i-commento yung natamat ti tawaban ano anak ti kayat yung ibakan niya kuno ano ti kaya't yung nga iba ka dito yung issue.
Nag-Ilocano ako, ta Ilocano ako mat. Nang tatak lang ay vlog nga ti Ilocano. Sabi ko mata maawatan nyo. Ala di bale i-translate ko matlaki dito sa Tagalog. Ala itang itinuro doon ti pagpatinga ako ah kakabsat. Bye-bye.